Hello mga guys, magandang umaga po. Hinintay namin yung pag-change dito ng anong tawag nung kaya? Daylight savings. Daylight saving? Savings? Savings. Daylight savings. Kasi pag 12 midnight, mga 1 o'clock, mag-transfer siya lahat ng mga time dito sa New Zealand guys. Mga ngayon 12, so mag automatic siya, mag advance siya og 1 hour. Tama ba kaya 1 hour? 12:01 eh. Ngayon guys, 12:01 na, hinintay namin na mag change yung cellphone namin. Wala pa rin. Sabi kasi nila pag 12:01 mag change yung time, automatic na siya mag 1 o'clock in the morning. So 12:01 na guys, wala pa rin. Sa time sa New Zealand. 2 a.m. pala, pambihira. So 2 a.m. mag-change. Okay guys, mga 2 a.m. pa pala mag-change. Matulog na kami. Tutulog na ako. Hindi ko lang alas 2 bala. So alas 2, mamaya guys, ng madaling araw, mag-change yung time. Mag-additional ng, mag-advance siya ng 1 hour. Tama ba kaya? 1 hour. So yun yung tinatawag na, ano yun kaya? Daylight savings. Saving time. So yun yung tinatawag nila dito guys. Oh, yun. Yung daylight saving time. So, yun. So, alas 2. Pagpatak ng alas 2, automatic magiging alas 3. Pagpatak ng alas 2, guys, automatic siya mag alas 3. So, ibig sabihin, kuya, medyo nakunan ang oras natin. No? Nakunan na yun. Tama ba yan? A-advance tayo ng isang oras. Mag-advance tayo ng isang oras. Okay. Imbis alas 2, magiging alas 3 So, paano na yung ano, yung takbo ng ano araw para ding ano? Ganun pa rin yan. Ganun pa rin. Kasi ano anyway, mas maagang sisikat yung araw, kaya mas maagang mag-i-start ang trabaho. Yung mga explanation dyan, kuya? Sa Pilipinas, kuya, sinubukan din ng Pilipinas ang daylight saving mga 90s. So, isang taon yon na sinubukan nila, in-advance nila yung oras. Tapos napatunayan ng gobyerno na yung Filipino time talaga nagpiprevail. Pag sinabi ng Filipino na alas 7, alas 9 pa rin darating. Kaya sabi ng gobyerno, walang pakinabang. Balik na lang tayo sa ano, normal time, okay. Standard time na lang. So, dito sa New Zealand, ano yung explanation mo dyan yung pag-advance ng oras dito? Daylight saving. Kasi kaya pagka ano, pagka summer tsaka winter, iba yung ano, tag dito. Pag winter kasi mas matagal sumikat ang araw. So, tsaka mas malamig yung panahon. Kaya, pag winter, babalik tayo ng isang oras. Is na 6, magiging 7. Yung labas mo ng bahay. Ganun yun. Kaya mas convenient para sa tao. Pag summer naman, mas maaga sumikat yung araw, kaya ina-advance nila lang isang oras. Para naman, makauwi ka agad ng maaga. Tao sa bahay. So parang ganun pa rin yung takbo, no? Ng oras. Walang magpabago. Kaya madaling araw yung palit para hindi masyado marunduman yung tao. Tapos automatic naman yun sa mga ano natin, sa mga relo, sa mga huwag lang yung mga chrono na relo. Gaya ng wall clock, no? Kaya yung wall clock kasi hindi talaga mag-automatic yun. Pero yung mga cellphone automatic. So, smartwatch. Ganun dito sa New Zealand guys, may daylight saving time sila. Yun yung ano dito, during summer time, mangyari yan. At pagkatapos ng summer time, mayroon din siyang paatras na oras. Tama ba kuya? Paatras naman. Daylight savings pa rin ang tawag na. Or? Sa April 7 naman, 2024.
Babalik naman sa standard time. Sa normal. So, yun. Ngayon ko palang nalalaman yan, guys. Kasi dito, may mga nagsabi na mga kasamahan namin dito na ano, mag-change daw ang oras. Pero hindi agad ako naniwala eh. Ngayon palang ako maniwala na mayroon talaga palang ganyan. So, yun, guys. Yun yung guwapo kong kapatid dito sa New Zealand. Joke lang yun, friend. Okay. So, yun po. God bless po sa lahat. Last dose pa ng madaling araw yung pag-change ng time. No? Yung delight, tinatawag nila yung delight savings time. Saving time. So, yun po, guys. God bless po. At dito lang yan. God bless po sa lahat.